Mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML, welcome back po to my YouTube channel, Mari Ligaya Vlog. And for today's vlog nga po, mga kalingap, ayun, muli po natin babalikan si Amabel, ang atin po na-scout na hindi lang po matalino, maganda, kung hindi punong-puno po ng pangarap, mga kalingap. Ay, yun nga lang po, medyo may tugtog po, ano. So, wag na po natin patagalin. Ayan, so, bisitahin po natin ulit si Amabel. Kumustahin po natin siya pagkatapos po ng kanyang pagpasa po ng corona. So, tara po, mga kalingap, at may tugtog po. Let's go! Welcome na yun pala. Ayan. Sana nandito po si Amabel. Hello, nanay! Asan na si ano si Amabel? Sa tata sa ano? Sa anay. Sa likod. Ano sa likod? Si tatay na asan? Ang nagbi-meeting. Ah, sa ano dito? Yan po may barangay may ano. Ay, oo, okay na nay para makabigas si tata. Oo nga, sarap. Sarap po, sarap po. Bigas ang ano. Oo nay, kahit naman sino, kahit ako, pag may parapol po sa barangay, pupunta tayo. Sarap nga nay, mga bigas baga. Oo, sayang din yun nay, may bagyo baga. Di ba? O nay, may mabili nay. Oo. O sige na, ipuntan ko doon ay si Amabel, ha? Ayan. Ayan po yung nanay ni ano, o. Ni Amabel. Sige na, eh. Ito po si Amabel, o, yung sa tarpaulin niya. Ayan, ganda ni Amabel. Ayan, putan po natin dito si Amabel. Nagaano kaya si Amabel? Uy, ayun po si Amabel. Hello, Amabel. Hello po. Wow, busy. Ate, pupunta ka pala ngayon. Oo, aray ko. Nag-aano ka? Ay, nagpipaint po kasi kanina pagpadait ko po, nagpunta ko sa dait, nagbili po ako ng mga materials para po magawa ng mga ginagawa ko po kasi mga arts po. Ganto, ganto. Opo. Ay, yan. Ay, okay na ba yan? Medyo ano po siya. Oo nga, nakakatakot dyan. Dito lang po tayo. Gugo na matagal na yung... Yan po yung inapakan ni Arjun. Si Arjun kasi. Oo, ito po yung inapakan ni Arjun. Ay, masisira na po yung kubo nila, ano, nila Amabel. At ito nga daw po, ito yung gagawin mo? Or iba? Parang ganyan din po yung concept. Oh, okay. So, yun nga po, naabutan po natin si Amabel na gising-gising po sa kanyang artwork. Ano? Tama ba? Artwork po ang tawag nito? Mga artwork. Ito po yung mga pinapabili ko na ano, na artwork. Pinapabili mo? Opo. Ah. Pang dagdag din po sa allowance. Okay. Tapos, ano mo, gaya nito, o magkano yung ganito? Ito po kasi, ginamit ko po siya ng talent. Talent saan? Yung talent show po namin sa Mabini. Ito po yung ginawa ko. Ay, ito na... Ito ba yung nakapiring? Hindi po. Yung mga nakapiring po kasi kinuha din siya ng ano, mga nag-sponsor po ng gamit. Ay, ganun? Opo, kapag nung sa Miss La- okay. Miss Labo, Miss Basud po namin, yung ginamit ko nung naka-blindfold ako, kinuha po nila, sales free daw po nila sa restaurant nila. Ay, ganun? Opo, kasi yung nag-sponsor sa akin ng restaurant. And so, ito po, may bago pong ginagawa si Amabel. Ano kaya yan? Ano rin po siya, mahilig po kasi ako sa mga sunset. Ay, ganun. Opo. Uwa, kasi ito, parang palubog na ito eh. Opo. Ang ginagawa ko... ba opo. O palubog? Palubog po yan. O, tama, di ba? Opo, sunset ano po. Ano tawag pag ano? Pag palubog? Pag palubog po, sunset. Sunset. Pag paano? Pag sunrise. Ayaw nga, sunrise. Sunrise! Sa Jollibee yun, di ba? Ayan. So, gano'ng katagal yung ginagawa? Kapag hindi naman po ako nasa contest, pinifeel ko po siya gawin, pero kapag sa contest po tulad nito, inabot lang po siya ng 1 minute. Ay, ganun? Opo. Ay, ang galing. Kasi may time limit lang po kami kapag nagtatalent. 1 minute lang? Ano lang po, 3 minutes. Eh, kaso may mga ginagawa po ako bukod sa pagpipaint kapag nagtatalent. Kapag nagtatalent? Ano pa iba mong ginagawa? Nag-acting po. Ay, ganun? Ayaw kasi para mas may dating yung talent. Para po, diba? Mas maramdaman nila yung itatalent ko. Okay. Yan po mga kalingap po, tingnan nyo po. Tingnan natin yung ginagawa niya. Ay, buti na lang nasaktuhan ka namin na gumagawa niya. Ba't mo naisipan ngayon na gumawa ng ganyan? Kasi po, kanina,
nasa diet ako, tapos nakita ko po sa center yung mga gamit-gamit sa painting. Tapos sabi ko, matagal na po ako hindi nakakagawa ulit. Eh, after po nung pageant, hindi na po ako nakagawa ng painting. Tapos, kailangan ko rin po sa allowance. Mm-hmm. Kaya, sabi ko, gagawa po muna ako ng painting. Eh, ito, ganito, magkano mo siya ipagbibili? Ito po kasi, hindi po sa akin galing yung materials, kaya hindi ko po matansya kung magkano yung nagastos dito. Pero feeling ko po, nasa 300 po yung ganyan. Ah, yung isang ganito. Ay, grabe, arimuhan din po pala. Kumbaga ay din, okay na rin kapag nakapabili ka ng isa. Medyo... Kadalasan niya ito, nakikita ko, Amabel, sa mga kainan. Ah, opo. Oo, sa mga coffee shop. O kaya naman sa mga magagandang bahay po. Oo nga, tama ka sa mga magagandang bahay. Kaya dati po may painting ako, may nagbili sa akin sa Facebook. Parang around 500 po atin kasi malaki yung size po ng canvas. Ah, so ito, binibili mo to? Binibili mo? Opo, binibili ko po siya sa sentro. Magkano binili mo nito? Yan po ay nasa 80 pesos po at ayan. 80 pesos. Tapos yung mga ganyan. Ito ano po, tawag dyan? Ano tawag? Ito po, mga, ayan po yung mga acrylic. Acrylic po yung ginagamit ko para medyo matagal po yung, ano yun. Ay, oo nga, gaano nga to magtatagal pala? Kapag ano naman po siya, hindi siya na-expose sa masyadong mainit or masyadong malamig, ano po, natagal po siya kung hanggat kaya niyong ingatan. Ah, depende sa pag-iingat. Ito po kasi, medyo, kung mapapansin niyo po, medyo nag-white na po dito. Kasi po, nabasa naman po siya nung bagyo. Ay, ganun pala yun. Opo. Ikaw din may gawa nito? Opo. Ay, yan po yun po. Dami rin po nagkakagusto dyan. May gawa po akong ganyan dati na nabili rin po. Pero pinabili ko po ng 250. Ay, ganun? Opo. Ganito kalaki, ganito ang size. Mas malaki-laki po dyan. Ah, mas malaki dyan. Opo. Ang ano mo, ang presyo mo, depende sa materials. Sa ginawa po, sa materials, opo. Sa nagastos. Okay, pero ang canvas, eto canvas din ba to? Opo, canvas na flat. Ah, na flat, hindi siya naka-frame. Ito po kasi parang may frame na oo, siya. Oo nga. Ay, grabe, ang galing naman po. Kasi po, ano, simula bata pa po talaga ako, mahilig na ako mag-paint, mag-drawing. Kung sakali nga pong, ano, nandito po yung mga dati kong gamit sa pag-sketch po, nakaka-drawing din po ako ng mga mukha. Ay, oo. Kaso nga lang nasaktan, hindi ko na po kamahala. Halimbawa, mukha ko. Pwede picture. Po. Picture. Opo. Basta may gamit ka. Basta may gamit ako. Kaya po, baka sa sunod, mag-ipon po ulit ng ganun, tapos mag-order bakit po ako. Bakit mahal ba ang mga ganun? Mahal po. Kaya nung nag-iipon-ipon lang din po ako ng ano. Kapag nakapabili po ng ganito, mabili ulit ng panibagong material. Uh-uh. At nauubos din po. Uh-uh. Ayan. So malay mo, may dumating na biyaya sa'yo, Amabel, di ba? Kung magagamit mo lang din naman sa pagkakakitaan mo, pandagdag sa allowance mo, eh bakit hindi, di ba? Sana nga tinigay. Kasi mabenta din yung mga ganun, yung mga drawing na yung mukha ng tao, mabenta din yun. Sobra po yun, ano po kasi, kapag pwede nilang gamitin pang regalo. Oo nga yan, kaya, dati nagregalo lalo na po nung ano, sa Kalinga Prab. Noong high school po ako, nang yun po yung ginagawa ko. Tapos parang meron din po akong kaklase na mahilig din po mag-drawing ng mukha. Tapos ang ginawa po namin, binigyan po namin yung mga teachers ng Teacher's Day. Ay, ganun. Denowing po namin yung mga teachers. Kaya tuwang-tuwa po yung mga halimbawa, teachers. Halimbawa, bigyan kita ng picture ni Kuya Bal. Mariregalo ko kay Kuya Bal. Pwede kaya po. Kaya? Sige. Ayan, picture ni Kabal kasi mag-aano na po, magbi-birthday na po si Kabal. Diba? Pwede po 'yun. Basta ano lang po. Meaningful ang mga ano-ano mo, ang mga ginagawa mo, ano kagaya nito. Oh. Para siyang para sa akin ha, ang description ko sa kanya, para siyang babaeng punong-puno ng pinagdadaanan. Ay, opo, 'di ba? Yung kada art ko po kasi may meaning 'yan. Ito may lalo meaning. Na po ito kasi ito po yung babae. Oo. Tapos parang puno-puno siya ng iba't ibang kulay. Oo. Yung kulay po na yung nagre-represent ng pagkatao niya. Mm-hmm. So depende po yun sa babae kung sino po yun. Tapos may iba't ibang characters. Pero kumbaga po, bulag naman po siya sa potentials na meron siya. Yun po yung parang nire-represent ko niyan that time. Kasi po kahit gaano, parang ako po, ganon. Kasi parang hindi ko na-appreciate yung mga potentials na meron ako. Katulad po nung ganito, parang late ko na po siya na-appreciate. College ko na siya nalaman na, pwede ko pala siyang gamitin para maka-inspire ng ibang tao. Pwede ko pala siyang gamitin para magkaroon din ako ng allowance. Kaya dun ko po na-realize na, what if gumawa din ako ng artwork na parang nagsisimbol
nangyari sa isang katulad ko. Katulad po itong babae na sa ano. Ayan, kaya naisip mo to? Opo, yung ganyang concept. Ah, okay. Tapos yung sunset po na ginawa ko na. Pero ginamit mo rin to sa pag-talent mo, hindi? Hindi po, kasi medyo ano po siya, inaabot po siya ng 2 hours. Ay, ito? Oo, kasi ang hirap nga. Kasi ikinoconcept ko pa po siya. Tapos parang nagagawa po ako ng ano yung possible na gawin kong kulay para hindi siya boring tingnan. Ay, oo. Tapos pag nakita mo siya, Amabel, may isip mo talaga, babae, ano? Oo, babae. Babae na, ano, na, ano nga siya, yung punong-puno siya ng paghihinagpis ngayon. Tapos, ano siya, nabubulagan siya. Ang dami nga po niyang pwedeng maging kahulugan kasi may blindfold po ako na ginamit para po siyang element ng symbol. Grabe. Ang galing po ni Amabel, isa lang po ito sa mga... Ito naman, ito po yung paglubog ng araw sa kabundukan. Ang meaning ko naman po yun, kasi ginamit ko po siya ng talent. Talent saan? Sa talent po ng Miss Mabini. Eh, may voiceover po ako noon. Ang voiceover ko po, parang kwento ng buhay ko. Mm-mm. Kung paano ko po binabalance yung school tapos yung work. Tapos okay. Sa voiceover ko na parang grabe. Alam kong, English po siya, pero parang ang concept po dun, parang alam kong kaya ko higitan lahat ng pagsubok hanggat kaya ko. Parang ganun po yung voiceover dun. Tapos, yung pagpasok ko dun sa stage, naka-blindfold po ako pagpasok. Pero ginawa ko po siya, hindi naka-blindfold. Nagpasok po ako dun, naka-blindfold. Tapos parang nadadapa ako, nag-acting ako dun na parang nadadapa. Ay, ganun? Opo, parang so, yeah, siguro makapanood ng ganun. Tapos, parang ang concept ko po nun, parang ako yung tao na wala akong makita na parang iba other choice. Tapos ang meaning nun, wala akong ibang choice kundi mag-work. Tapos yung story po dun sa voiceover ko, tuloy-tuloy lang siyang parang pinapakinggan ng mga tao. Dito yung mga tao parang naiiyak na ewan. Tapos ang ginawa ko, bilang ko tinanggal yung blindfold. Pagkatanggal ko sa blindfold, biglang may sinabi ako dun na, "Ma, pa, kaya ko to." Ganun, tapos yan. So, biglang in character ka talaga. Oh, in character ka po. Yung mga judge nung time na yun, parang, naku, ganun na lang sila sa akin. No? Kasi yung mas mataas po yung sus. Parang, naku, ganun na lang sila sa akin. Tapos, pinapakinggan yung voiceover. Wala silang masabi. Opo, tapos, pagkatapos kong tanggalin nung blindfold, sabay bigla akong nadapa. Pagkadapa ako dun, sabay hawak na ako ng paintbrush tapos ng canvas. Tapos yun po, inabol ko yung oras na 1 minute para matapos yun. Kasi ito yung nabuo. Opo, kasi ibig sabihin po niyan, kahit na palubog yung araw, darating pa rin yung liwanag sa susunod na mga araw. Ayan. Ay, grabe naman. Ayan na yun, yun na yung liwanag. Opo, ganito na po yung mga concept. Nararamdaman po nga, Amabel, may dadating na liwanag ngayon sa iyong sana po. Ngayong araw. Ayan. Ayan po. Ano ang tawag sa ganyang ano? Sa ganyang klase ng art? Ano po kasi siya eh, parang scenery ang tawag po dito. Scenery? Opo, mga scene po siya ng nature. Ay, ganun. Tapos yung pag sa mukha, yung pagdodrawing ng mukha, di ba may tawag din doon? Portrait po. Ay, portrait? Opo. Kapag sa mukha. Okay, sige. Pero yun, gano'ng katagal yun ginagawa? Matagal po yun gawin kasi parang magkakaroon pa po ako ng pattern tapos titingnan ko po muna yung image kung ano yung mas madaling paraan para magawa yun. Ay, ganun? Sige, Amabel, challenge ko sa'yo ha. May papasa ako sa picture ha. Sige ba? Tapos, i-drawing mo ha. Sige po. Pero huwag kang mag-alala at may kapalit naman yung blessings. Ayan. So grabe yan po yung naisip ni Amabel na isa po sa mga pinagkakakitaan po niya. At for sure naman kapag ginagawa mo yan, nalilibang ka rin. Oo po, nalilibang din po ako. Kahit po nung mga time, nung pandemic po, nung parang sobrang na po yung pinagdadaanan ko, parang ito po yung ginagawa kong way para sa coping mechanism ko po siya. Coping mechanism para po hindi ano ko maalala. Ano ba yung matitindi mong pinagdaanan noon, Amabel? Lalo na nung pandemic. Nung pandemic po kasi, parang nalayo po kami sa family, nalayo po sa friends. Tapos yun nga po, nagsabay po na si Papa ay walang trabaho nung time po na yun. Hindi na po namin alam kung paano po kami ulit magsisimula. Pero nalagpasan nyo? Nalagpasan naman po, lalo na po nung nakapag-apply na po ako sa work. Ah, dyan nga, sama po. Kumusta pala yun? Kumusta pala yung pagpa-part-time mo doon? Ngayon?
Ngayon po, hindi pa rin po ako nakabalik kuha po nung sa medical, ano ko po. Ay, kumusta pala nga yun? Sabi, oo nga. Kasi yun nga, di ba, chinat kita nung last time. Tapos sabi mo nga, nagkasakit ka na. Ano ba yung nagka-UTI ka talaga? Opo, nagka-UTI po ako. Kasi 1 week po ako nilagnat. Tapos nagtaka na po kami bakit po ang tagal nung lagnat. Oo nga. Kaya kahit anong ino mo siguro ng gamot, hindi na kaya wala. Ang ginawa ko po, nagpaalam po ko sa work. Buti na lang nga po, libre dun sa work namin. Kapag mapacheck up ka po, libre naman. Mm-mm. Kaya yun po, nagpacheck up po ko. So ang result daw po ay nagka-UTI nga daw po ako. Pero anong lagay na daw ngayon? Ngayon po, mabalik pa lang po ako ngayong linggo doon. Ngayong week po. Ah, may follow-up check-up? Opo. Wala pang result? May result na po, pero yun nga po, binigyan po nila ako ng, ano, ng reseta. Anong nireseta sa'yo? Yung antibacterial po, yung parang antibiotic. Tapos, tinake mo na siya? Opo, 1 week ko din po siyang tinake. Tapos, nung pag-inom mo, okay naman na? Medyo na wala-wala po yung sakit ng tagiliran ko. Nagsasakit po kasi tagiliran kapag UTI daw po kasi ay. Sabi kasi ni Tito Res Angel, tawag dito sa ano yun, sa gallbladder din daw yun. Kaya nga po, kaya ano? Dapat magpara-inom daw po ng water kasi di po masyadong maki-water pa. Ay, pares tayo. Kaya po simula talaga na naging ako na mountain? Opo. Ay, grabe. Ang galing naman ng ano mo, ng maano, creative ka, Amabel. Creative. Madalas, mga nature talaga yung ano. Opo, mga nature. Pero yung iba ko nga pong arts, medyo matagal lang siyang gawin. Pero, mga okay. Iba po yung patterns niya. Kaya medyo matagal. Pero ito po yung parang pinakamadali. Gano'ng katagal? Minsan naabot, yung pinakamatagal ko po na medyo malaki, inabot po ko ng 5 hours. Ah, ang pinagawa po sa akin ay yung kay Vincent po, Vincent Van Gogh. Parang ganun po yung artist. Tapos parang pinagaya po sa akin yung artwork. Nagaya mo naman. Opo, kasi yung ay, pattern po, ginaya ko lang din yung pattern, yung colors. Kaya pag titingnan niyo po yung art na ginawa ko, tapos yung sa mismong artist na taga ibang bansa, kapareho naman po siya. Ay, grabe. Ang galing mo kasi wala kang kopyahan. Nasa isip ko na kung anong simulang kulay. Yan, ganun po yung sabi sa akin ng teacher ko sa Mabini. Sabi daw po nila sa akin, paano ko daw po nagagawa na ano. Pag walang kopyahan. Tapos wala raw po akong parang dinodrawing muna bago anuhan. Siya nga. Nilalapat ko daw po agad yung kulay. Tapos wala din yung ibon. Pwede ko daw po lagyan ng ibon. Ito kasi may ibon eh. Ito po yung ginagamit ko na brush, medyo maliit po. Pero dyan po kasi isang brush lang yan. Bakit ano, bakit mas maliit yung brush dyan? Kasi po ibon na po yung gagamitin ko. Sa pag-ibon, maliit na brush. Opo, yan po kasi kaya medyo malaki yung mga ibon kasi isang brush lang po yung ginamit ko. Ay, ganun. No, kasi sa talent. Ay, yung ginawa mo nung ano, yung naka-blindfold ka, kinuha yun sa'yo? Ay, yung ginawa ko naman po dun sa naka-blindfold ako dun sa Miss Basun. Ang ginawa ko po, ano siya, ganito rin yung concept, pero yung baba po, hindi na siya mountains. Ano? Mangkamagong road po siya. Parang, ang ginawa ko yung parang yung seawall. Ay, oo. Kaya ang... Ay, mahirap yun. May mga ano yun. May mga hugot yun. Opo. Tapos ang parang pinaliwanag ko po sa kanila, ang gusto kong mangyari, parang ma-appreciate po ng mga taga-Basud yung meron tayo. Na maganda yung lugar natin. Kailangan natin puntahan. Kailangan natin bisitahin. Kasi... Saan ka nga nakatanggap ng miss ano ng best in talent? Saan nga ano? Sa Miss Mabini po 'yun. Ah, Miss Mabini. Okay, grabe. Yan. Kumusta pala yung ano mo, yung pagpasa mo ng corona, Amabel? Medyo naging emotional po ako doon kasi emotional ka nga. Sobrang saya po nung 1 year na rin ko as Miss Tourism ng Basud. Kasi yung opportunity po na binigay nila sa akin, sobrang laking bagay na po nun para makatulong din ako sa ibang tao. Lalo na po din sa tourism namin sa Basud. Para mas makilala po yung lugar namin. Kaya yun po yung ginawa ko buong raining year ko, magparalibot po sa Camnorte. So ginawa mo talaga yun? Ginawa ko po talaga yun ng walang kapalit. Ay, ganun talaga pag nanalo ng Miss Basud na hindi tourism? Naman po. Depende po yun sa nanalo. Kasi ako po talaga, depende. Pinindigan ko kung ano yung binigay nila sa akin. Kasi Miss Tourism, di ba? Sabi ko po,
pag nanalo ako, hindi lang ako basta yung parang sasabi nilang beauty queen. Mm-mm. Gusto ko po, may purpose yung ring ko. Gusto ko kailangan meron akong nagawa na naitulong ko sa basod. Kasi yung karamihan po ngayon, mga nanalo po sila pero hindi mo po sila makikita na may ginagawa para sa ibang tao. Oo. Kaya ako po kasi gusto ko yung may nangyari, may ginagawa. May purpose talaga. Opo. Eto. Wow! Tingnan nyo. Kamukha nito, oh! Small version. Oo nga, small version siya. Eh, grabe, ang galing po ni, ano, ni Amabel. Ayan. Grabe, minuto nga lang talaga. No? Tapos, di ba medyo basa pa siya? Gano'ng katagal yan matutuyo? Ano po, depende po sa kung saan siya ma-expose. Kapag sa mainit naman po, mga 30 minutes, tuyo na po siya. Pero kapag ganito po, medyo malilim, mga inaabot po siya ng 4 hours. Ay, 4 hours talaga? Sobrang tagal po niyan matuyo. Ay! Kaya kailangan po sa mainit po siya ma-expose. So, dapat hindi siya madikitan? Anong? Opo, para di ba kasi siyang pintura kapag nadikitan mo siya habang matuyo. Kakalat po yun. Ay, grabe. Ayan. Itong isang mukhang bas, anong balak gawin mo dito? Balak ko din po siyang ibabili. Baka ibang concept naman po. Ibang concept na naman, gaya ng? Yung parang ganito po, parang ganito yung concept. Pero iba naman pong version, baka ibang hugis naman po, hindi naman po siya tao. Okay, anong hugis naman? Pwede pong gawin kong earth po. Ah, pwede, mundo. Pwede, oo nga. Grabe, ang creative mo naman, ano, Amabel? Ikaw tapos, na, ito ikaw rin na po talaga. Pala yung balak ko nung nakaraan. Kasi yung ganito pong iba, okay. Nadumihan po gawin ng bagyo. Ano yan? Ito po yung parang tote bag. Parang sako bag or tote bag. Ikaw na may gawa niyan? Opo. Tapos may zipper point. Tapos ito po yung pinaint ko. Yun nga po, medyo may blue, may anong sunset. Tapos parang garden po siya. Oo nga. Garden of Hope. Ano yan? Ganito din? Yung acrylic din? Opo, acrylic din siya. Tapos bala ko din po siyang lagyan sa likod. Ah, grabe ang ano po. Alam mo kung mapagkinabangan mo talaga ang talent. Mo talagang mapagkakakitaan mo ano, Amabel. Tapos nung hinahinga nga din po ako dito kasi nung nagtulo po kasi sa bubong namin. Na yun po, baka parang pinang ano nyo? Pinang, ay hindi, natuluan. Natuluan po. Tapos nung ayun po, nagkamera siya ng parang batik-batik. Pero pag nilabahan yan, feeling ko matatanggal naman po. Hindi, I mean yung ginawa mong art. Ay, yung art po, hindi po. Hindi kasi siya basa. Acrylic po siya. Ah, pwede siyang mabasa sa tela. Sabagay, ito parang tela din, di ba? Hmm. Canvas. Yan po, para din po siyang tela. Grabe ka nga talaga to si Amabel. Oh, yung pala Amabel, ano, yung speech mo nung pagpasa mo ng corona. Sino gumawa nun? Ako po. Ikaw lang? Lang sa isip mo lang? Kasi po kapag, kasi hindi naman po nila malalaman ko ano yung ginawa ko kung sakaling sa iba ko po papagawa yung speech. Kaya, kaya yun po, parang kwento ko lang po sa kanila kung ano ba yung nagawa ko sa buong isang taon bilang Miss Tourism ng Basod. So, yun, dahil 4 hours pa nga daw po matutuyo yung artwork ni Amabel, ayan, nagkwentuhan po muna kami. Ano? At eto, Amabel, yung mga ganito mong acrylic paint, gaano mo siya katagal nagagamit? Matagal po to, depende po sa kung gamit. Ilang gamit po. Pero kadalasan po, kung sa months lang po, inabot po ito ng kalahating taon kapag titipid-tipid ko lang po yung paggamit. Hindi siya yung natutuyo. Hindi naman po kasi as long as nakasil po yung takip. Ay, oo. Hindi naman po siya na pero sa halimbawa ganito kalaki yung gagawin mo, maubos yan. Opo, feeling ko ano lang po siya, abutin lang siya ng 1 month kung ganito lang po palagi yung yung ganito kalaki po or mas malaki. Magkano mo siyang nabili? Ano po, 192. Tapos ito mga ganito? Ito po kasi naipon ko na lang kakabili-bili po. Pero ay, ganun? Kadalasan po sa 50 yung pinakamababa. Ito, pang ano to? Ito po yung ginagamit kapag pwede pong panghalo sa ano, pag mag-mix ka po ng kulay. Kunwari po, mimix ko po yung kulay ng ano, black tapos light yellow para maging kunting ito yung panghalo. Opo, yun po. Hindi paintbrush. Kapag paintbrush po kasi, depende po kapag meron pa kang available na ano. Eh kung wala po, yan na po yung ginagamit. Ay, ganun. Saka ang paintbrush, depende din dun sa brush. Opo. Yung ano mo. Katulad po nito, ginamitan ko yung ibon ng maliit na brush para mas
maliit lang din po yung tinta niya or oo, pink. Ma. Ito malaki to eh. Malaki. Yan po kasi minadali lang. Yan, paano na ang araw? Pasikat na. San, ano pa rin po? Sunset. Sunset pa rin. Pero depende po kasi kung paano siya titingnan ng tao. Kasi ang tingin ko, pwedeng sunrise. Kung sunrise siya, kasi mas madilaw eh. Kaya nga kasi po, orange na. Yun po yung power ng arts. Oo, depende na sa pagtingin ng tao. Katulad po, yes, iba yung perspective mo dito sa artwork na to. Parang punong-puno siya na ng lungkot. Ito naman po sa nag, ano, parang mix po siya ng sunrise and sunset. Oo, pero ang gusto ko lang po dyan ipakita, yung parang garden of flowers po. Ay, yung mga bulaklak sa ilalim. Grabe, ang galing po ni Ama. Tapos ito, magkano mo nga ito nabibili? Tapos sa 75 or 80 pesos po. Yung ganyang plato. Yung ganyang plato. Ito, ano lang po, ito mura lang. 20 pesos lang po ata. Ah, so kumbaga, lahat-lahat, gagastos ka, siguro mga 300. Opo. Ganon. Tapos, ano, kumbaga, syempre, kasama na yung skill mo dun eh, kapag ano, pinarasyon. Kung babayaran. Ganon. O sige, Amabel ha, yung sinabi ko sa'yo, seryoso ako dun. Ha? Pag ganon pala, saan mo yung dinodrawing? Alin? O yung sa yung sketch tao, po. O, sa ang ginagawa ko po nun, hindi po, saan? Parang may sketchpad po. Tapos parang ika-cutter po yun kapag gugupitin na. Ay, ganun. Tapos nalagay po sa frame. Sa frame. Ay, sige, sige. Kasi parang gusto ko rin po magpa-drawing yung kaming tatlo. Pero syempre po, ano, mas mahirap-hirap na yun. Mas matagal po yun. Oo, mas matagal yung gawin. Kapag wala na lang din pong gawa masyado ulit si Amabel. Ano, at sa mga gusto po na pwede rin naman yun, di ba? Sa mga gusto ng artwork na ganito. Ako yung bayo po nila itong bili. O, dinideliver po yan. Dinideliver na lang. Yung mga nandito sa Pilipinas, ganun. Halimbawa, may mga bagong bukas kayo yung negosyo, ganyan. Tapos may gusto kayong ipagawa kay ano, kay Amabel. Opo, tapos yung ganito pong view, pwede ko po siyang sulatan ng ano kung gusto nilang pasulat. Pwede pong Bible verse, kung ano po yung gusto nila. Oo. Para mas lalo po mas maganda tingnan sa ano. Oh, ayan po, yung mga yayamanin po dyan na, di ba maganda din kasi to sa mga sala, sa kwarto, ganun, ayan. Pwede nyo po akong kontakin at yun, tulungan po natin si Amabel, ano na, mas makilala po yung kanyang mga artwork. Ayan, at mas mapagkakitaan niya din po, di ba? Ayan, so, yun, at hindi nga lang dahil dito talaga, Amabel, ako pumunta, ano, gusto ko lang din talagang, ano, kumustahin ka pagkatapos nung pagpasa nung crown, ayan, kasi madaming natuwa, madaming humanga, ayan, kasi iba yung, ano mo doon, iba yung ganda po doon ni Amabel, ano, iba yung ganda, iba yung, ano, yung talino na pinakita, talagang, ano po, beauty and brain. Saka, first time ko makapanood ng beauty pageant na tinapos ko. Talagang naman nanalo po pala talaga, hindi lang basta may beauty. Dapat about po talaga, brain. Ano, may brain din. Kasi yung mga tanong, grabe, talagang, ano, huwag po kayo mag-alala, sa sunod ko pong punta dito, dahil hindi pa po ito yung una tuloy ko punta kala Amabel. May susunod pa po. Ano, abangan nyo po yan. Eh, bibigyan po natin si Amabel ng sample po, ano, na kung paano niya sasagutin ang katanungan ibibigay it's po natin. Challenge. Challenge po natin siya, mga kalingap. Ayan. At yun nga, Amabel, dahil isa kang napakasipag na dalaga, mabait, matalino, madiskarte po, ano, kung paano niya ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok kanyang pinagdadaanan. Ayan, grabe, ang dami nga humanga doon sa iyo, Amabel. Ano, at isa na nga doon si Tito Carlos. Ano nga, ayan, at isa na nga rin sa mga humanga po kay Amabel, ano, ay si Tito Caloy of Las Vegas. Ayan, kaya naman po nagpabigay po siya ng dan-dan-dan-dan. Hulaan mo. One. And two. And higher. Three. And ay, grabe. Ayan po. Tito Caloy from Las Vegas, maagang pamasko daw sa'yo. Ayan, Amabel, kasi natuwa siya sa'yo, ano, at kay Krista nung makita ka niya. Ewan ko kung sa vlog ko, sa vlog ni Kalingap Tata, ano, natuwa siya kasi isa ka doon kahanga-hanga at talagang,
Ano, beauty and brain. Ayan. Confidently beautiful. With a heart. Ikaw na. At yun nga sabi niya, ay ilang buwan na nga lang, i-graduate ka na. Kaya, yun, naantig ang kanyang puso at damdamin. Ano? Kaya naman, nagpadala po siya, not one, not two, not three, but 5,000 pesos. Ayan, para po kay Amabel. Thank you po. Ayan, 5,000 pesos para po kay Amabel. Ang laki naman po at ligayin. Oo. Alam mo, be, kapag nablog ka ng kalingap, eh, di naman po namin sinasabing lahat, ano? Di naman po namin sinasabing lahat ng mabablog namin, eh, ganito. Pero kumbaga po, meron po talaga yun, ano, sa mga deserving na ano, na matulungan kasi nga at the age of 22 kinakaya mo na maging self-supportive, dumiskarte, sumali sa mga beauty pageant. 18 po ako nag-start mag-work. Oh, kaya 18. Sobrang ano, bata pa po ako. Oh, kumbaga nagbanat ka na agad ng buto. Ano? So, yan, tanggapin mo 1 2 3 4 5. Ayan. Yan, tanggapin ni Amabel po ang 5,000 po, galing po kay Tito Caloy of Las Vegas. Ayan, Merry Christmas! Ayan. Oh. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos! Congratulations! Tito Caloy po. From ayan. Las Vegas po, Tinigaya. Oo. Thank you so much po, Tito Caloy. Maagang pamasko na po ito sa akin. Ayan. Maraming maraming salamat po. And sa lahat po ng nanonood sa channel po ni Ate Ligaya. Sana po patuloy po kayo manood. Dahil katulad ko po, natulungan niyo po ako. Lalo na po sa mga araw-araw Ate Ligaya, katulad po ng sponsors at sa mga binibigay po ninyo. Na survive ko po siya, lalo na po nung nakaraan at wala po akong trabaho. Oo nga. O tapos nagkasakit ka, di ba? Kaya nga nung sabi ni Kalinga Tata, Ligaya, i-vlog ko yung beneficiary mo para mas lalo nga daw matulungan. Hindi lang para ma-promote yung aking channel. Sabi ko, sige, ako naman hindi naman po ako madamot sa mga binablog ko. Kasi ang purpose ko nga po niyan, para po natulungan po sila. Ano, bonus na lang na umangat yung channel ko. Ano, so anong balak mo dyan, Amabel? Balak ko po, Tinigaya, itago po muna yung 5,000. Ah, sige, ikaw bahala. Para po, kung sakaling kailanganin ko po talaga sa susunod na mga linggo, meron po akong panggastos. Hmm. Pero ano ba yung sa tingin mo ngayon na pagkakagastusan mo, Amabel? Sa November po kasi balikan na po ng school. Oo. Eh, yung allowance po kailangan ko talaga. November? November 4 po. 4? Opo, oh, yung balik po namin. Kaya, syempre po ba masahe po namin from Basel to Daet, mabiyahe. Mm-hmm. Tapos yung pangkain ko na rin po. Kaya, malaking bagay po ito sa akin kasi gagawin ko po ang allowance. Yan. At yun, yung ano mo, yung when it comes to yung tuition mo, ganun. Opo, bambayad din po ng tuition kasi po ngayong November may bayaran po kami ngayon sa tuition. Magkano bang binabayaran mo sa tuition? Nasa ano po, 2K or 3K a month po. A month? No po. Ah, okay. Tapos bukod po dun pang tulong din po kay mama tas kay papa. Ay, ganun. Ayan. Basta ano, ito lang Amabel, anong lagi kong may papayo sa'yo. Ano, kung ano man yung mga natatanggap mo ngayong biyaya, blessings, wala kaming ibang hangad kung hindi ang una-una makatapos ka. Kasi ilang buwan na lang. Ilang buwan na lang. Ano, so, sa pang-good news, sa ilang buwan mo na pag-aaral, eh, yun nga, malay mo hanggang sa makatapos ka. Kasi ilang buwan na lang naman po eh, hanggang April. Diba? Eh, yun, manage mo lang na maayos yung pera mo. Ay, ngayon pa lang sinasabi ko na sa yung makakasiguro tayo, makakagraduate ka na hindi ka na nai-stress. Na kahit, kahit kumbaga hindi ka na mag-working student. Kasi alam mo, nabanggit ko din kasi, di ba last time, na gusto ko nga mag-focus ka rin sa pag-aaral mo. Kasi mahirap kasi yung nag-aaral. Kasi ako, nag-aral din po ako ng college and then naging crew din ako sa Jollibee. Ang hirap talaga. Tapos nung yun, although hindi nga po ako nakatapos kasi hindi po pinalad, undergrad lang, ang dami kasing problema dumating. Pero hindi ako dun tumigil, ganun. Eh, kaya nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Kaya gusto, kaya may minsan nagtanong sa akin sponsor, bakit
si Amabel yung napili mong i-vlog. Eh sa tingin daw nila, kaya mo naman daw, may kakayahan ka naman daw kasi may trabaho. Eh sabi ko naman po kasi, ano po, kumbaga po, ano, dun kasi ako sa, ano, sa taong naranasan ko at alam ko yung pinagdadaanan. Oh, kasi hindi madali yung gano'n. Yung nagkakatulog sa klase. Oo, hindi madali po yung mag-aral, magtrabaho. Oo, napoprovide po niya. Pero yung sakripisyo... Kumbaga po, napoprovide ko siya para lang makasurvive. Oo, para makasurvive. Kumbaga, sino kasi wala, survive mo? Wala po kong choice. Oo, kasi wala kang choice. Pero kung bibigyan po natin siya ng choice, ay, mas makakapag-focus po yan si Amabel sa kanyang pag-aaral. At makakasigurado po tayo na makakagraduate po siya na hindi po siya magkakasakit. Kasi diba unang-una yun din ang maging dahilan eh, na magkasakit ka. Na sobrang pagod na rin yan, po yun. Sobrang pagod, puyat, gutom. Kasi yan po, may break time kasi na minsan. Sinusunod lang po yung time namin. Oo. Tapos kapag sobrang daming tao po. Oo, no choice ka. Ganun no talaga choice sa trabaho. Unahin ka namin yung mga mag-adjust. Tao. Tayong empleyado ang mag-a-adjust. Diba? Ayan. Tapos so, Ate Ligaya, iniisip ko rin po kasi by January po at or February, magtuturo na po kami. Parang practice teaching po. Oo nga, oo nga. Eh, ang iniisip ko po nun, hindi na po makapag-work kasi ang school time po baga 7 a.m. hanggang 5 p.m. po. Mm-mm. Tapos mabiyahe pa po padait kasi baka po di kiliwag or sa high school department po ng Mabini. Mm-hmm. Iniisip ko po sobrang pagod kasi simula 7 a.m. na nagpa-practice teaching na po kami. Kaya sobrang laking tulong po sa akin yung katulad po nito. So huwag ka mag-alala, Amabel, ano? So yun, huling mensahe mo sa mga viewers, sponsors, supporters ng aking channel. Ayan, unang-unang sa lahat, thank you po kay Lord. Tapos pangalawa po kay Tito Kaloy po sa nagbigay po nito sa akin. And sa lahat po lang nanonood kay Ate Ligaya, sana po patuloy po kayong manood dahil sobrang laking tulong po yung nabibigay sa amin ni Ate Ligaya. And sana po wag po kayo mag-skip ng mga ads. Thank you po. Ayan. Ito daw po may mensahe daw po para sa akin si ano, si Amabel. Ito po yung dahil Ate Ligaya naabutan mo ako mag-painting, bibigay ko na po sa iyo to. Ay grabe, sure ka? Opo, pang-display po sa bahay. Namin, sa kwarto namin kasi white yung pintura ng. Ay bagay po yun kasi magmumukha siyang ano, parang scene pagigising kayo. Oo. Para kayo nakasilip sa bintana. Yan. Ayan, thank you so much. Pwede mo ba siyang sulatan na ano, yung ano yung bagang ano, yung Word of God. Ah, yung Bible verse po. Oo. Ano sa tingin mo maganda? May sulat natin. Gusto ko yung mga ganun eh. Halimbawa ay yung to God all be the glory. To God all be the glory. Ayun, pwede yun, naman yun. Po. Oh, sige. Yan. Lahanap lang po magandang. Yan, nabibigay na daw po sa atin ni Amabel itong ano, kanyang ginawang artwork. Ah, mabuti na lang pala naabutan kita ano, mag-paint, maggawa ng ganyan. Sa bagay, kisa mag-sirpon-sirpon sa loob ng kwarto, di ba Amabel? Opo. E di, productive ka talaga. Yun ang gusto ko sa'yo. Yun nga po, kasi parang ayoko po yung, ayoko na yung araw ko nakahiga lang. Kaya nung nakaraan po yung naabutan niyo po ako, nag-volunteer po ako nun kasi ayoko po nakahiga lang. To God be all. Ano yun? To God be all the glory. Ay, ano na lang, ano? We trust in you, Lord. Trust in you. Yan. Yan na lang. Yan yung madalas ko sabihin eh. Lalo na pag namumroblema ako. Kasi doon ko siya sa kwarto ilagay. We trust in. Ayan, ay ako natin si Amabel mag-concentrate. Kailangan din po kasi ng concentration sa ganyan. At hindi nga po niya ina-expect talaga na maka-receive ng malaking halaga po ng pera ngayong araw. Kasi surprise nga po. At alam mo ba, Amabel, nararamdaman ko na hindi lang ito ang unang huli na vlog ko sa'yo. Sana nararamdaman ko talaga, Amabel. Hanggang makatapos ka. At meron nga doon may nag-comment na sabi, sana kasi makatapos si Amabel. Opo, nagbabasa rin ako ng comment. O, di ba? Ano ba sa Boris? Ganun, hayaan mo na lang may negative comment. Hayaan mo na lang. Masanay na tayo sa ganun. Kung may mga basher. Yes, kung may mga basher. Hindi, huwag ka magulo dyan. Nagko-concentrate si Ate Amabel. So, wala pala si tatay, ano? Ay, wala. Ay, dyan po ata siya sa may, ano? Nga, parang sa plaza. Hindi si tatay na kasi nga, ako may parahapon. Oo. Naku, kahit ako magpulit.
punta ako sa barangay. Ma-attendance lang daw po eh. Makinig ka lang, may bigas ka na eh. Kaysa mariparites ka dyan sa ano. Oh. Nako, nakasira ka lang ng buhay ng iba, wala ka pang bigas. Diba? Ha? Nalagay ko yan doon sa aming uluhan. We trust in you, Lord. Oo. Papakuha. Patuyo na siya, di ba? Yung dito po ba natuyo na? Itong makakapal na lang. Feeling ko po mga 2 hours lang tuyo na rin yung, di ba? Oo, matuyo na din. Sunod kong puntahan si ano, si Krista. Ano? Para mula doon, pagdaan natin eh. Ang hirap kaya niya mag-lettering. Sanay na rin po kasi ako mag-calligraphy. Ano yung calligraphy pala? Ah, ganito po siya. Yung parang may makapal, tapos may manipis. Ay, ganun ang calligraphy? Opo. Ano, rin po ang calligraphy sa ano, yung bagang, pag, yung sa trial court? Tama ba? Hindi ko po yun. Yun ang alam po, yung calligraphy. Yung ano daw yun, yung habang, hindi ko lang sure na, pero doon ko talaga siya narinig. Ang alam po calligraphy, yung ganun, yung habang nagsasalita, yung ano, may nag-aano. May nagsusulat? Hindi sulat, yung typewriter, di ba, sinasaad yung ganun. Pero sa art pala, yun ang i-meaning yan. Opo. May malaki, may maliit, ganun. Parang may downstroke, tapos upstroke po natin tawag. Ayan. Grabe, hindi ko rin pala talaga, pero basta ang pag-lettering, ano. Ito rin po yung pinapabili ko dati nung high school ako, yung calligraphy po. Kasi kapag ma-Valentine's, mga napasulat po sila. Doon na sa jowa po niya. Uy, yung malalo na may malapit na ang ano, Valentine's Day. Pasko po baga, malapit na rin. Oo. Amabel. Kaya nung high school po ako tamang rakit-rakit gamit yung arts. Pero yan talaga yung talent na madalas mong ginagawa. Hindi ka mahilig sa kanta, sa sayaw. Nakakanta po ako pero hindi ako magaling. Oo. Saka hindi rin po ako mahilig mag-tome ng mga lyrics. Ay, ganun? Opo. Okay. Rin mo tayo. Gusto ko ano, mayroon akong binabasang lyrics. Yan, paras tayo. Masensya ka na pala nung birthday mo, hindi ako nakapunta dito. Okay lang kasi di kayo, wala rin naman kaming celebration nun. Oo. Ayan na natin, kasi pag nakagraduate ka, anytime gusto mo mag-celebrate, at syempre successful ka na, magagawa mo na lahat ng yan. Pwede na. Diba? Kaya huwag ka malulungkot ngayon kung hindi mo nagagawa ang mga yan. Ano? Kasi nagkataon nun, walang-wala din kami nun eh, wala din ako ng pang-ayuda. Pero naalala ko yun, Amabel, at sabi ko nga eh, Lord, kahit ano po, makapag-support na lang po ako sa pag-aaral ni Amabel, eh, malaking birthday gift na po yan para sa kanya, di ba? Yung nangyayari ngayon natin, Ligaya, sobrang laki ng birthday gift sa akin yun ngayon. Oo, lalo na kung tuloy-tuloy, di ba, na hanggang April daw, kung sakali. Sana natin, Ligaya. Di ba? Oo, may nagsabi sa akin ganun. Ayan, so, abangan nyo po yan sa aking mga vlog. Kayo po ang unang-unang makakapanood. Hanggang sa, ano, yun, sabita na po ng ribbon or medal si, ano, si Amabel. Medyo rin, ano ka nga, Amabel? English po. Ah, English! Pero di ako magaling sa English. Di, magaling ka. Yung mga error pa rin naman po sa grammar. Oo, okay lang. Ganun naman talaga, nagsisimula sa hindi marunong. Ganun. Tapos nagtatapo sa, ano, diyan na! Oh, jarat! Ay, grabe! Turun niya natin. Wait lang. Madali. Yeah. 1, 2, 3. Ayan, oh, di ba? Ang ganda na po ng artwork. We trust in you, Lord. Yan, thank you so much, Amabel. Sure, kaya bibigyan mo sa thank you, ate. Thank you din, Amabel. Ayan, may painting na kami sa bahay. Ikaw na unang painting. Ayan. Ang grabe, very well said. Ayan, so masaya po ako ano, kasi nagiging daluyan nga po ako ng blessings para po kay Amabel at sa iba ko pa pong mga beneficiary, ano, gaya po ni Krista, ayan, ni Dennis, ni Ivan, lalong-lalo na po si Ivan at yung dalawang kapatid. Ano, kasi yung dalawa niya pong kapatid, off-cam, tinutulungan ko pa rin po yun sila, hinatid sundo po namin sa school. Ayan, minsan yung asawa ko lang po yung nagsusundo doon po sa dalawang bata. Off-cam na po yun kasi ano po eh,
Kumbaga po eh, na-vlog ko na din po kasi yun. Pero tuloy-tuloy po ang aking paghatid sundo po sa kanila. No? Dahil sabi ko nga po niyan, hindi man po ako makatulong ng malaking financial, gaya po ng pinapabot ng mga sponsors, eh sa oras at sa kakayahan ko po na makatulong, yes, ay yun po yung aking handa pong ibigay para po sa aking mga beneficiary. So muli po, ayan, maraming salamat po, ayan, sa aking mga sponsors, kay Ate Laida, kay Tito Angel, kay Tito Kaloy of Las Vegas, at sa iba pa po na mga nag-i-sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po kay Kalingap Turak, ayan, kay Ate Kalingap Rose, kay Mamu Vlog, at yan, sana patuloy lang din po natin supportahan kay Abal Santos Matubang, at na vlog Kalingap Rob, at ang buong Kalingap team. At supportin po natin Kalingap Tata at Vincent Calyada. Sila po yung mga nag-vlog po kay Amabel. Ano kaya mas nakikilala po ngayon? Si Amabel. Dahil yun, na-vlog nga po ng mas malaki po ang channel. So maraming salamat po. Muli po, ako po si Maria Ligaya Vlog, ang babaeng kahit may problema, maligaya. Bye-bye!